Gumawa ako ng salad. Pako na may itlog na maalat. Tara, samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo ang kaganapan. Umuulan na naman sa Davao, kaya eto, tambay na lang muna sa bahay dahil hindi na naman ako makakapunta sa bukid. May napanood nga ako isang video at ayun, nag-crave ako bigla sa salad na pako. Tapos nilagyan pa ng itlog na maalat, kaya eto, dali-daling napabili ako sa palengke. Kaso nga lang, ang inabutan ko lang sa palengke, 2 balot ng pako dahil malakas po dito sa amin sa Davao ang gantong gulay. Pag uwi ko sa bahay, dali-dali ko na nilinisan ang ating gulay na pako. Pagkatapos, naglinis na rin ako ng mga gagamitin natin sa ating salad. 2 pirasong kamatis lang pong ilalagay natin, pati sibuyas 2 piraso din dahil kukonti lang naman ang nabili nating pako. First time ko nga palang kumain ng salad na pako ha. As in pako, hindi pa ako kumakain nito. Pero nung nakita ko yung video, parang ang sarap, kaya eto, tinaray ko na. Sabi ni Marites, magpakulo daw ako ng tubig, kaya naglagay na rin ako ng tubig. Pagkatapos nito ay mag-slice na tayo ng kamatis. Para may design ng ating pako na salad ay pabilog ang gagawin natin sa kamatis. Pagpasensyahan nyo na ang mga langaw dito ha, dahil nag-uulan na naman, malapit lang kasi kami sa poultry, kaya laging malangaw. Tapos marami din kaming aso, kaya eto, mas marami silang langaw dun lalo na sa labas. Tapos pag maulan dito, malamok din. Kaya lagi kami naglilinis dito sa bahay. Naku, mahirap na magkasakit lalo na't maraming bata sa amin. Habang ako'y nag-i-slice ng kamatis, ay meron biglang magpa-fashion show sa likod ko. Tignan nyo mabuti, ang galing! Oh, diba? Tignan mo mamaya, magagalit na naman yan. Bakit isasama ko na naman siya sa video? Mag-slice na din tayo ng sibuyas. Depende na lang sa inyo kung paano kayo mag-slice. Pwedeng pabilog o kaya patadtad. Nga pala, may gusto ako sabihin sa inyo. Meron na pala tayong second page, yung Chaisy Wonder Farm. Sa mga hindi pa nakafollow, baka naman gusto nyo akong tulungan, follow nyo na yung page ko. Doon ako mag-a-update sa inyo tungkol sa bukid. Kasi ngayon, hindi talaga ako makapunta sa farm namin. Sobrang stress ko kasi doon dahil hanggang ngayon, hindi pa kami makadaan kung saan ba kami dadaan dahil nga nagkagulo-gulo sa right of way. Tapos yung kontrata sa bahay hindi rin natapos. Naubos na lang yung budget namin pang kontrata, tapos wala pa rin. Hanggang ngayon flooring pa rin. Sobrang lugmok ko ngayon dahil yung budget na inipon ko nawala lang na parang bula. Namang problema nga ako dahil marami kaming manok na nilagay dun, tapos meron pa kaming pato at hito dun. Ano kaya mangyayari? Wala na kasing tao dun. Feeling ko umalis na din yung contractor na kausap ko dahil nga sobrang nagalit ako. Biruin mo, minessage ba naman ako ng asawa ng isang tao ng contractor ko? Inaaway ako dahil di ko daw binibigay yung sahod nila. Eh kung tutuusin nga, ubos na yung 100k na pakyo ng kontrata sa pinag-usapan namin. Tapos yung bahay, wala pa rin. Hindi pa rin makikitang bahay siya. Kaya sobrang stress ako at naiinis ako at ako pa minimessage sinisisi ng mga asawa nila. Pero kahit ganon, nainis ako, binigay ko pa rin kahit papano, nagbigay pa rin ako sa kanila. Tapos makikita ko yung mga Facebook nila, nakikita ko doon nagiinuman lang. Ang lakas ng loob, message ako ng mga misis na yan, tapos makikita mo iniinom lang naman nila yung pinaghirapan ng asawa nila. Kaya eto, dito muna ako sa bahay dahil ayoko muna isipin ang problema namin sa farm. Alam mo yung bumili lang sana ako ng lupa para mag-enjoy, tapos eto, tambak ang problema. Sinisisi ko nga minsan ang sarili ko eh, dapat sana inuna ko na lang yung coffee shop namin, eh di dapat ngayon nag-ooperate na tong coffee shop kahit papaano, di ba? Pero andyan na yan eh, nangyari na. Kaya ang mas magandang gawin ay umpisahan na natin tapusin ang mga kulang natin sa coffee shop. Yan, papakita ko sa inyo ang update ng ating coffee shop ha. Manonood pa rin naman siguro kayo, di ba? Napadami ata yung kwento ko. So ayan, luto na ang ating pako. Nilagyan ko to ng magic sarap. Pero huwag kayong magalala, maluluto naman yung magic sarap yan dahil sobrang init pa nito. Halu-haluin lang hanggang sa ma-dissolve ang magic sarap. Pagkatapos nyan, ay pwede na tayong maglagay ng asin. Depende na lang sa inyo kung gaano kadami ha. Siyempre, konti lang ilalagay natin dahil meron na tayong 3 itlog na maalat. Baka naman masobrahan. Pagkatapos nito, ay maglalagay tayo ng suka. Pero ang gamit ko dito ay sukang pinakurat dahil paboritong-paborito ko to. Nakita nyo yung last video natin, sobrang puno pa ng pinakurat. Tapos ngayon, mauubos na. Ganyan ako kalakas magsuka. Pero kung wala kayong ganitong suka, pwede naman yung mga datu puti lang ilagay nyo. Depende na lang yan sa inyo kasi kami, nasanay na ako. Katulad ko, nasanay na ako sa tuba.
Diba, hindi pa sapat yung nilagay ko, kaya nagdagdag ulit ako, parang sabaw na tuloy yung ating salad na pako. Para mas masarap, haluhaluin muna natin yan bago natin ilagay yung mga ingredients. Diyos ko, pakutsara-kutsara pa, pwede namang gamitin kamay na lang, mekus-mekus. At pagkatapos ay pwede na natin ihalo ang ating mga lamas. Haluhaluin lang ito natin. Ano daw? Haluhaluin na ito natin. Ito laging problema ng magbo-voice over. Napakahirap pa ulit-ulit. Sa susunod siguro ang gagawin ko, magkakaroon ako ng behind the scene. Yung paggawa ng content, pag video, ilang minutes mo lang gagawin. Pero yung mag-voice over ka, naku po, oras! Diyos ko, ang tagal, besh! Anyway, dahil napansin ko malaki po yung lalagyanan ko, ay pinalitan ko ito dahil kukunti lang naman ang nagawa nating salad. Kanina, bago pa ako nagsalad, nagplano na din ako magprito ng isda para partner nito. Kaso lang, problema, nagugutom na ako dahil nga nagda-diet ako, di ako kumain. Nag-uumpisa na kasi ako mag-intermittent fasting. Ay, char, akala mo naman legit. Kaya hindi na ako magpiprito ng isda, pwede na to, di naman ako kakain ng kanin. Ayan, nailipat ko na siya sa mas maliit na lalagyanan. Ngayon, i-spread na natin para kunyari madami ako nagawang salad. Nag-separate nga pala ako ng 3-4 na pirasong kamatis para pang toppings natin. Hindi rin naman pala pwede kasi sobrang dami ng kamatis kesa sa pako. Pagkatapos, eto, magbabalik na tayo ng itlog na maalat. 3 pirasong ilalagay natin. Pagkatapos balatan, mag-slice tayo pabilog. Pwede rin panipis ang pag-slice nyo para mas madami tignan sa salad. Uy, mga dzay, mga dzong, hindi nyo ba pansin ang aking pagpayat dito. Pumayat na ako, besh! Charot! Assuming lang ang ate nyo. Pagkatapos mag-slice ng itlog na maalat, pwede na natin itong i-toppings. Sayang kung marami lang sana yung pako na nabili natin. Pero okay lang yan. Uulit na lang tayo. Gagawa na lang ulit tayo next time ng salad. At ayan, kumpleto ng ating salad. It's showtime! Salamat sa mga nanood. Bye! See you next time!